Ihanda ang lapis at worksheet. Mahilig ka bang kumain? Ano ang paborito mong pagkain? Ating pag-aaralan ang masustansya at hindi masustansyang pagkain. Alin ang dapat tandaan ng isang bata, lalo na sa panahon ng pandemya? Batang malusog o batang sakitin? Tama! Gusto natin ang batang malusog. Ang dapat mong gawin upang matatiling malusog ang ating katawan at isipan. Kumain ng pagkain na bibigay lakas sa ating katawan. Ang batang malusog ay kumakain ng mga masustansyang pagkain tulad ng kanin, tinapay, itlog, karne, at isda. Kumakain ng gulay tulad ng kalabasa, talong, ampalaya, at carrots. Prutas tulad ng mangga, mansanas, at saging. Umiinom din siya ng 10 hanggang 12 baso ng tubig at 1 hanggang 2 baso ng gatas araw-araw. Ano ba talaga kaya ng isang pangbata? Bakit kaya siya naging sakitin? Tama! Naging sakitin dahil mahilig siyang kumain ng mga hindi masustansyang pagkain tulad ng tsokolate, chicheria, lollipop, at mga candy. Ngayon ay alamin natin kung naiintindihan mo ang ating aralin. Alin sa mga larawan ang masustansyang pagkain? Bilugan natin ito. Tama! Ang itlog, karne, at isda ay mga masustansyang pagkain. Alin naman sa mga ito ang hindi masustansyang pagkain? Magaling! Ang hindi masustansyang pagkain ay ang candy, tsokolate, at chicheria. Napakahusay, mga bata! Balikan natin ang ating napag-aralan. Ano-ano ang mga masustansyang pagkain? Ang mga masustansyang pagkain ay ang kanin, tinapay, itlog, karne, at isda. Ang mga hindi masustansyang pagkain ay ang tsokolate, chicheria, lollipop, at mga candy. Magaling, mga bata! Alam niyo na ang mga masustansya at hindi masustansyang pagkain. Hanggang sa muli, ito si Teacher Shewards na nagsasabing kumain ng masustansyang pagkain upang ang buhay